So today I will going to share to all of you kung paano yung step-by-step process na ginawa namin para magpasa ng mga documents and also on how to do the spouse visa. Online wedding, hindi namin agad inasikaso yung visa or spouse visa to go to the United States. Kasi I have a lot of things to do here in the Philippines and may tinatapos pa akong isang course. So after that, tsaka lang ako pwedeng pumunta doon. Unang-unang gagawin is to log in to the USCIS and fill up the form I-130. That's for the petition for alien relative. Pero unang-una sa lahat, dapat yung husband mo is a US citizen or a US resident before you process the petition of your spouse. So after signing in to the USCIS, no, and also you pass or you send the I-130 for the petition ng alien relative, mag-aantay ka ng ilang months din para ma-receive yung confirmation nila na natanggap nila yung documents or the I-130. Then magkakaroon ka sa email or isa-send nila sa email yung ito. Yan. Yun yung confirmation na natanggap na nila at wini-welcome na kanila na napunta na nasa NVC yung paper mo. Ang spouse visa na final sa akin is the CR1 visa. Why? Because nasa 1 year of marriage pa lang kami. Hindi pa kami nagto 2 years above. So that is the CR1 visa. Pero kapag ka 2 years and above na yung marriage nyo, ang ipa-file naman na visa or spouse visa is what we call the IR1. So, yung unang pagpa-file namin, no, ng I-130, o pagpa-file niya ng I-130, pagsisend niya sa USCIS, it's about a month, no, 30 days, or parang lumagpas lang ng kaunti. From March, natanggap namin yung parang welcome letter or yung confirmation na nandun na sa NVC. Yung paper ko, last May 2021. So, ang bilis lang, di ba? Parang 1.5 month or 1 month lang ang kalipas. Then, yun, nagkaroon na kami ng confirmation or verification na nandoon na nga. So, after naman ma-receive or ma-approve ng USCIS yung mga documents or papers like the I-130 na pinasa nyo, ita-transfer na ngayon yun dun sa NVC or sa National Visa Center. And once na ma-process or ma-transfer nila sa National Visa Center yung paper nyo, bibigyan kayo ng email na parang welcome letter siya, like this. Welcome letter na nagsasabi doon ng mga gagawin ninyo. Mag-sign in sa ganito, gumawa ng account sa ganyan or sa Consular Electronic Application Center or sa CEAC or the CEAC. So, nasa step 2 tayo doon. So, step 3 naman is the pay fees. So, magbabayad na kayo dito ng mga babayaran or the fees na kailangan ng NVC to process or to approve na pwede na kayong mag-fill up sa DS-260 kasi hindi nila ipaprocess yon or hindi nila bubuksan yon hanggat hindi kayo nakakapagbayad ng tamang fees doon sa step 3. Nag-email sila sa amin parang 5 days lang. Nag-email na ready na, natanggap na nila yung payment. So, ready to fill up na yung mga kailangang fill upan or sa DS-260 para i-send ulit sa kanila or natanggap na nila yung payment. Meron doon na nakasulat katulad nito. Papakita ko na lang. Yan.
So, sa amin kasi is complete na, completed. Pero hindi pa siya nag-update ulit kung na-transfer na sa embassy. So, still nasa NVC pa rin siya. Kasi ang una, itong lalabas dapat dito is pay fees. Tapos, ready, no? Kailangan magiging ready na siya, ready for process. Then, yung complete na yan ang nakalagay dyan sa may complete, eh, completed, is ano pa lang siya, wala pa. Hindi pa yan dapat ang nakalagay dyan. Kasi dyan ka magpapasa nung mga papers mo or yung mga documents mo like yung marriage certificate, birth certificate, NBI, yung pictures ng 2x2 pictures atayon, yung passport mo, yung pinaka-unahan or yung may information na page ng passport nyo. So, for the next step, which is step 4, complete affidavit of support. So, dito na magpapasa or magsesend yung petitioner nyo, which is your husband, ng I-864. Which is a document, an individual sign to accept financial responsibility for the applicant who is coming to live in the United States. Yun yun. Yun ang affidavit of support. So, the next step is step 5, which is to collect financial evidence and other supporting documents. After yung financial sponsor completes na yung affidavit of support form, yung ORDA I-864 na sinasabi ko kanina, they should gather evidence of their finances and other supporting documents. So, complete the financial evidence assistance clicking the yung what financial evidence do I need to submit, yung button doon sa baba. Doon mo makikita kung ano-ano yung mga financial evidence na documents na kailangan mong fill upan or ipasa sa kanila. So, for the step 6, ito na yung complete online visa application or the DS-260. Ito yung sinasabi ko kanina na before nyo ma-access yung DS-260, kailangan bayad muna kayo. So, nasa step number 6 siya. So, lalabas dyan yung petitioner sa taas, then sa baba naman kayo, which is the spouses, no, yung applicant. Then, nakalagay dyan kung paid na, lalagay dun, paid. Both yan yung sa IV fee and also the affidavit of support fee. Kailangan bayad sila, bayad yan dalawang yan. Then, magkakaroon ng nakalagay na start now. Doon pa lang kayo mag-i-start na i-fill up yung DS-260 and ipasa yung mga sinabi ko rin kanina na documents like yung passport, marriage certificate, NBI, basta yung mga documents na sinabi ko kanina. After nyo nga pala na ma-submit yung form DS-260, wag nyong kakalimutan na na-save yun. Save yun and also i-print yung confirmation page. Tsaka yun kasi yung dadalhin sa interview, yung confirmation page na talagang nakapag-submit kayo ng DS-260. The next step is the step 7, which is the civil documents. Yun nga yung i-collect mo na lahat ng mga civil documents na kakailanganin mo. So, ulitin ko ulit kung ano-ano yun. Ito siya. Yan. Yun lang naman yung mga kailangan yung dalhin. O kaya kapag may hinihingi pang iba, pwede naman kayo magdagdag pa. Basta may hiningi lang sila. Pero kung wala naman silang hinihingi iba, so yan na lang yung dalhin nyo. Or ipasa nyo sa kanila. Then next is the step 8, which is the scan documents. No? Scan lang yung mga na-collect na documents. Yun nga, yung civil documents that isa-send sa kanila. Isa-send sa kanila yon or dun sa account or dun sa pinag-sign-inan nyo na NVC or the C-Act pala. Dapat, unang-una, yung quality and yung color. Wag yung parang xerox copy lang or photocopy. You must scan it na kitang-kita lahat, colored, especially colored, and walang dungis or hindi malabo. Kailangan yung kung ano talaga yung sa actual. Yun din yung parang makikita nila dun sa scan documents like the passport.
Also, hindi rin sila tumatanggap nung hindi naka-English yung translation. Kailangan kapag ka nag-send ka ng mga documents or paper documents, may English translation lahat yon. And also, mas mabuti kung naka-PDF yung mga gagawin nyo or ipapasa nyo sa kanila. Huwag na huwag kayo magpapasa ng like Xerox copy or the photocopy, which is the black and white. Always yung colored or dun sa scan documents nyo. For the step 9, eto na. Dito nyo na lahat isasubmit yung mga civil documents. The next step is the number 10. No? 10 is the interview preparation. But before this, no, kailangan magkaroon muna ng confirmation na natanggap na nila yung papers nyo, na submit nyo ng tama, kasi mag-update sila. So, once na nag-update sa email nyo, may ipa-follow up lagi sa inyo yan eh. Kapag natanggap na nila and also tama lahat ng documents na pinasa nyo, bibigyan kayo o bibigyan nila kayo ng letter na win-welcome na rin kayo for an interview. Nung una dun sa interview preparation is to schedule and complete yung medical examination muna bago ka pumunta dun sa interview mo sa embassy, kasi may lalagay dun sa account nyo ng SEAC na yung paper nyo or yung petition nyo is nasa embassy na or the US embassy here in the Philippines. So after nun, no, kailangan makapag-schedule ka muna ng medical examination doon sa may ermita, yung extension ng St. Luke's. Doon lang daw, sabi ah, doon lang daw kasi pwedeng magpa-medical dahil yung accepted hospital or hospital center ng mga pupunta or magmamigrate sa US. Hindi sila tumatanggap ng ibang doktor yung paggagawan mo ng medical exam. So, only in the ermita, yung extension ng St. Luke. Then, once na makapag-medical examination, ipapasa ngayon ng St. Luke's yung result doon sa embassy. O kaya naman, kapag binigyan kayo ng brown envelope or the envelope na nakasealed, never open it. Dali nyo siya sa interview nyo, at yung mag-i-interview sa inyo or dun mismo sa interview date or date, dun lang nila bubuksan. And also, kailangan naka-ready ka rin sa mga papers na dadalhin mo. So, kung ano yung sinabi kong documents kanina, yung katunayan na kinasal kayo, na katunayan na nagsama kayo, and also kung may mga joint account kayo, pwede nyo i-print yon or yung mga messages nyo sa Messenger or kung saan man social media or something na means of contact nyo or means of communication yung dalawa. Yun yung kailangan nyo i-print. Also yung mga pictures like yung nagbakasyon kayo sa ganitong lugar o kaya naman kasama yung family nyo, kasama rin yung asawa nyo, and also yung mga lugar na talaga magkasama kayo, suite or something like that. And also, yung kasal nyo, dapat meron din kayong picture na naka-white dress kayo or basta sa kasal nyo, nung kinasal kayo. And also, lahat ng civil documents na sinabi natin kanina or yung shinare natin kanina, yun yung dadalhin nyo. So, ang step 11, which is the applicant interview. Step 11 to. And then, lastly, is the step 12, yung after interview naman. So, after interview, to do not sell your house, car, or property, resign from your job, or make non-refundable flight or other travel arrangement until you have received your immigrant visa. Yun. Kailangan matanggap mo muna yung immigrant visa mo or the spouse visa mo bago ka mag-quit sa job mo para syempre may income ka pa rin pumapasok. Kasi hindi mo rin naman alam kung denied ka or something na di ba? Pero yung iba kasing napapanood ko, yung iba nagsasabi kasi na dun pa lang daw mismo sa interview nila sinasabi na agad kung denied or approve yung visa mo. Kapag naman yung visa is approved, no, ipapadala nila yon sa bahay nyo. And then after that, once na natanggap nyo na yung visa nyo,
yung visa and also the passport. Yan na, pwede na kayong lumipad. Syempre, don't forget to buy your ticket nga pala, ha. Paano kang lilipad kung wala kang ticket, diba? Yun. So, mag-ready ka na. Be ready and also you are excited, of course. Kasi makakasama mo na yung asawa mo sa US. So, good luck everyone and see you at my next video. And also, kung meron nga pala kayong gustong itanong sa akin, huwag po kayo mahihiya na mag-message sa comment section. Or, pwede rin po kayo mag-message sa Facebook account ko, Lauren Beck. Ito. And also, kung gusto nyo po na magtanong din, may email din po tayong nakalagay dito sa ating YouTube channel. And kung meron pa po kayong gustong ipagawa na video sa akin, kasi ito may mga nagtatanong din kung paano daw ba mag-process ng visa or spouse visa after yung online marriage nila. Isa pa nga pala, no, since marami nagsasabi na kailangan i-consummate muna daw yung marriage, mas mabuting i-consummate nyo muna talaga na pumunta dito sa Pilipinas yung asawa nyo para naman makapag-spend din kayo ng time or have a honeymoon, no, para magkaroon kayo ng pictures and evidences na talaga nagsama kayo before kayo lumipad sa US. Since nasa US Army siya, so imbis na magpakasal kami here in the Philippines last December 2020, hindi siya nakauwi dahil sa pandemic. Unang-una yun. Hindi siya nakauwi dahil sa pandemic, dahil nagsarado ang bansa natin. Pangalawa, uuwi dapat siya dito last June 2021. Pero hindi siya pinayagan dahil nga naka-red flag pa rin ng Pilipinas. And also 15 days lang yung binigay sa kanya na vacation leave. Kaya hindi rin kami pwede dahil meron pa 10 days ata yun. Tama ba? 10 days or 7 days na quarantine. So, sayang, diba? Sayang ang uwi ko 15 days lang tapos nagamit pa niya 7 days or 10 days sa quarantine facility. So, walang mangyayari dun sa ganon. And next one, kung papayagan siyang makauwi. Since malapit na yung graduation namin, I want him to attend my graduation. Kasi basta next time na lang ikukwento ko kung ano yung life namin or yung mga pangyayari sa buhay namin, bakit ako nag-take ng ganito. So, good luck guys!